Ito po, tahasan. Meron na pong congressman, makapangyarihan po yan. Sabi niya, hindi ako papayag. Sinabi niyo, sinabi sa atin na economic lamang ang tsatsa. Kaya hinihikayat ko si Martin na ibasura. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nanawagan po ang Congressman Rufus Rodriguez, no? Na ibasura. Ito pong panawagan o request ni Secretary Gadon, no? Na isama sa tsatsa yung mga political provision, no? Pati po yung extension ng panunukulan ng mga congressman at saka yung pagpapalit ng from presidential to parliamentary. Nang makikinabang din po yung mga congressman. Pinababasura. Pero hanggang ngayon po, tahimik pa rin si Speaker Romualdez. Pag-uusapan din po natin, ito po, in-expose po ni Senator Raffy Tulfo. Matutuwa ako kay Senator Raffy Tulfo. Pero sana masagad yung tuwa ko, no? Bibihira ako natutuwa rito kay Raffy Tulfo. Pero this time, ay natuwa po ako. Kaya lang, kaya lang yan. Pag tinuloy-tuloy. Kasi natuwa rin ako sa PCSO. Eh. Di ba? In-expose niya rin. Eh. Kaya lang, lumungkot tayo nang wala ng follow-up. No? Okay. Ito po, in-expose niya. Conflict of interest. Ngayong araw lang po. Iba pa po yung sagutan kahapon. No? O nung isang araw ba yun? With Secretary Yulo. Ngayon po, conflict of interest. No? Bilang Department of Natural Resources, Environment and Natural Resources. At syempre, konting ano lang natin, no? Medyo papahapiyawan lang natin itong pinakamatalino di umano na vlogger ng mga BBM at Tambi vloggers na si Coach. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? House Committee on Constitutional Amendments Chairperson. Siya pala yung chairperson, si Rufus, no? House Committee on Constitutional Amendments Chairperson and Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez urged, hinihikayat niya si Speaker Ferdinand Martin Romualdez to ignore the political amendments proposal of Presidential Advisor Larry Gadon, no? Diretso sa basurahan. Yan po ang gustong mangyari ni Rufus Rodriguez. Ibasura. Ayan, no? Diretso sa basurahan. Romualdez urged to ignore Gadon's political reform proposal, no? Basahin natin kung meron siyang sinabi na diretso sa basurahan. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone or those strategically aimed at boosting our country's economy, nothing more. Ayan, dati lahat ng sabihin ni Martin okay sila, di ba? Alam naman natin na itong tsatsa na to ay patungo po to sa political, no? Ito po, tahasan. Meron na pong congressman, makapangyarihan po yan. Sabi niya, hindi ako papayag. Sinabi sa atin na economic lamang ang tsatsa. Kaya hinihikayat ko si Martin na ibasura. Wala pong reaction si Martin. Mabilis po yan si Martin. Pag may ganyan pong issue tungkol sa tsatsa, nagre-react agad yan. Pati yung mga tao ni Martin, si Suarez, si sinong taga Pampanga, si Gonzales, tsaka si Dalipe, si Dalipe, si Garin. Ang tanong ko, nasan kayo ngayon? No? Correct, nagmamanoy obra na si Rufus. Parang ito yung way out namin. Di ba? Ito yung way out ko. Sa pagsuporta. Kasi nagdeklara siya, sabi niya. Ang tsatsa ay para lang. Nung sinusuportahan kong tsatsa, para lamang sa economic. Yan yung sinabi ng administrasyon. At wala nang iba. Eh, tanong lang, Rufus. Tayo naman, matatagal na tayo sa politika. Ikaw, matagal ka ng congressman. Ha? Hindi lang naging congressman yan. Para naging mayor pa yata yan o kung ano pa man ng Cagayan de Oro. Matagal na yan. Matagal ng congressman yan. Ako naman, matagal na akong sumusubaybay sa politika, Rufus.
Talaga ba naniniwala ka na economic lang yung babaguhin nyo? O way out mo yan. Way out mo yan para, di ba? Eh, kasi, ano na eh, midterm na, malapit na eh. Makaporma na. Makaporma na ng way out dito sa bumabagsak na ship ni Romualdez. Nagtatanong lang kasi siya lang yung una nag-question eh. Siya lang yung nagsabi na basura nyo yung question ni Gadon. Eh, matatalino naman tayo, no, Rupus. Hindi naman kasama sa usapan si Jarrett dito. Tayo naman, magagaling naman tayo magsuri lahat, no, tayo, Rupus, tsaka yung mga congressman. Alam naman natin na hindi naman out of the blue yan. Si Gadon ay biglang hahakbang lang ganyan. Sa tingin nyo ba si Gadon? Sarili niyang kusa, out of the blue? Ha? Out of the blue, si Gadon ay magsasabi na isama nyo yung political? Sa tingin nyo, walang bas. Napaka-close po. Kung titignan nyo po si Larry Gadon, no? Napaka-close niya po sa First Family. Di ba? Wala nang ano eh. Napunan nyo ba? Wala, siya yung isa sa pinakahuling binigyan ng posisyon. At dahil walang posisyon, gumawa pa ng posisyon para sa kanya. Wala pang ganyan eh. yung posisyon ni Rupus, ay Rupus, ni Gadon, parang ginawa yan, create yan para sa kanya. Di ba? Okay. Ang basa ko, pinababasura. O, teka muna. Eh, ang alam natin lahat, ang alam din na, hindi naman ako, ano, ang alam ko dyan, gusto nyo lang ipasa yan, tapos pag nagsimula na kayo mag-chacha, hindi na kayo mapipigil. Eh, 88% ayaw ng chacha. Yung mga matagal na sa politika, putya marunong magbasa yan. 88%, hindi po yan 88% na chacha lang. Alam nila, yung 88% ayaw sa chacha, 88% ayaw na sa proponent niyan. No? Sino bang proponent ng chacha? Kakailangan, nakita nyo naman, nagre-reflect po sa kanilang mga survey. Yung pagbagsak ng kanilang survey. Eh ngayon, ano ba balita ngayon? Bago ko magsimula, nakinig muna ako ng balita sa ano eh, sa TV, sa 24 oras eh. Magtataasan na naman. Ang bilis, no? Nung nagdaang buwan, ang bilis na po ng inflation. Inflation po ang binabalita ng GMA 7. Kaya yung 88% na yan, hindi po pwedeng i-ignore yan ng mga katulad ni Rupus Rodriguez. Eh, yung mga gustong makasurvive, dapat ganyan ang panawagan nyo. Nagbigay na si Rupus Rodriguez eh. Di ba? To save your face. Kaya lang, wala na talaga. Pagka marami sa mga congressman ay nanawagan ng no to political chacha, yari na yung ambisyon ng Kamag-anak Incorporated. Kasi yun lang talaga ang pag-asa eh. Yun lang talaga yung pag-asa. Never pong mananalo yung 0.5 sa 2020 kahit sabihin yung napakalayo pa niyan. Hindi po yan makakakuha ng sapat na boto. Punta po tayo rito. Mamaya po mga tanong. Ha? Punta po tayo rito sa kay Tulpo. Alam niyo pa na panahon, bumibilib tayo kay Tulpo. Pero dahil sa may naranasan na tayo, bumilib din ako ng PCSO. Eh. Okay yan. Ine-expose ni Tulpo yung mga imposibleng tama ng PCSO. Kaya lang, di tayo bumilib nung biglang tumahimik. Eh. Tapos walang resolusyon. No? Wala silang, ano yung gagawin? Walang heads mas roll. Eto na naman, basahin po. Iba po to sa ano, sagutan sa ano ha. Diba, guess na nila si Yulo, nagkasagutan na dyan sa may, para mabigyan lang kayo ng background, ang sagutan nila dyan sa may Chocolate Hills. Yung ano pa rin eh, yung very technical eh. Sino yung nag-aproba, bakit na-aprobahan, dapat tapos na yun. Diba? Kung na-aprobahan man yan, may nag-aproba man. Kasi ang sinisisi nila, ang ginagawa nila scapegoat, yung mga barangay captain. Sabi kasi ng DNR, kahit kami yung chairman, may barangay captain pa rin. Sila yung mga nakakarami, sila daw yung nagbutuhan. Sila, parang sinasabi nila na sila yung halos nagbigay ng... Hindi makapaniwala yung mga senador sa ganung katwiran. Lalo na ako. Paano nyo ako mapapaniwala dyan na ganyan ang katwiran, hindi nyo alam? O sige, palagay nyo nang hindi nyo alam. Palagay nyo na naghuhugas kayo ng kamay. No? Wala talaga kayo, mga barangay at local officials lang yung nag-aproba. Anong gagawin nyo ngayon? Protected area. Ang tanong ko lang, sa batas ba pag sinabing protected area, pwede po yung magtayo ka ng resort dun sa pagitan ng mga Chocolate Hills? Lahat naman nagsabi, hindi eh. O bakit? Ang the best po dyan, kung kaya, ang hirap po mag-suggest ng ganun, ng kung kaya eh. Malamang hindi kaya. The best dyan, kung may illegal structure, buwagin, di ba?
madaling magsabi, no? Kung fans ka ni Duterte, madali lang kay Duterte yan. Sabi nga sa inyo, mas mayayaman yung mga taga-Boracay. Bilyonaryo yung mga yun, ilan yung tinastas. Yung kay Pacquiao yata yung isang resort dun. Tinastas din yun. Hindi kay makakapalag kasi yan yung batas eh. Okay, so anyways, ito po ang expose ni Rafi Tulfo. Yan. Kaya sabi ko nga, okay yan ah. Dito ako medyo believable ka rito. May kondisyon yung pagkabilib ko pag natuloy-tuloy mo to. Pero pag bigla namatay yung issue, alam na ng mga audience kung ano nangyari. Ito po ang sinabi ni Rafi Tulfo. Senator Rafi Tulfo on Friday raised a conflict of interest with Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...